ako noon nung nagsimula ako magtrabaho kasi nakikita ko yung mga kalaro ko na sumasama sila sa nagbibilad ng balik sa NFA. Nakikita ko na nagkakaroon sila ng pera. Kaya minsan na inggit ako sa kanila, sumama na rin ako sa kanila. At naranasan ko kumita ng pera. Ang trabaho po namin noon kasi bata pa lang kami, tagabukan ng sako ng palay, tigaabot ng sako, tigahalo ng binibilad na palay o kaya naman po ay nagwawalis ng palay. Minsan po binibigyan ko po ng 20 pesos, 50 pesos. Depende po kung mabait yung kasamahan namin yung grupo. Pero tuwing Sabado-Linggo lang naman po ako sumasama at kung walang paso kasi pinapagalitan din ako ni tatay kung umaabsin ako dahil lang pupunta ako ng NFA. Pero natatanda ko po nung high school po ako at kaya na namin magbilad ng palay at magbuhat ng palay, kami na yung kumukontrata sa mga gustong magpabilad ng palay. At natanda ko rin yung mga panahon na yon, sumasama na rin ako na sa construction kay tatay. Kahit na ayaw niya, kasi nag-iisa akong lalaki, feeling ko, responsibilidad ko na makatulong kahit papano sa pamilya ko. Kaya kahit ayaw ni nanay na sumama ako kay tatay sa construction, pinipilit kong sumama dahil siyempre gusto ko naman makaipon ng pera at makatapos ng pag-aaral. Kasi alam ko, pag nakatapos ako ng pag-aaral, eh mas matutulungan ko sila. Kaya nung graduate ako ng high school at pinalad na pumasa ng entrance examination sa CLSU, eh, akala ko noon di ako makapag-aral. Pero buti lang may mabait akong kaibigan. Inaya ako na meron daw summer job sa Petron. Kaya 2 months ako nakapagtrabaho doon. Yun yung pinang-enroll ko at pinang-bili ng gamit. At maswerte pa rin dahil hindi ako nawalan ng trabaho noon. Tuwing Sabado o tuwing walang pasok, dahil siguro nakitaan nila ako ng interes sa pag-aaral, yung mga kapitbahay namin, yung mga kilala ni tatay, inaaya ako magtrabaho. At wala na akong pinipiling trabaho noon. Magkapas ng palay, magbunot ng sibuyas, at construction, at pati nga yung paghuhukay ng mga baradong impornal, hindi ko na rin pinalampas dahil nga gusto kong magkapera at hindi main ko sa pag-aaral. Natandaan ko nung second year college ako, bakasyon yun, dapat maghihinto na ako. At nakita ko si Dr. Tan, nilapitan ko, kinapalan ko na yung mukha ko. Dok, kailangan ko pong ng trabaho kasi maghihinto na ako. Pero napakabait ni Dr. Tan, pinabalik ako nung Linggo, kaya alauna pa lang, nandun na ako sa bahay ng harapan ng bahay nila. At hinintay ko siyang dumating. At tinanggap niya naman ako na student assistant at kasama sa bahay. Sa mga pagkakataon na siyempre, nakakaramdam ako ng pagod, sa mga pagkakataon na gusto kong umuwi ng bahay dahil hindi ako makauwi, ang iniisip ko na lang yung pamilya ko at yung pangarap ko sa buhay. Kasi kung sino man nakakilala kay Doc Dan, siya yung tipong ang aga-aga gising na, alas 4 pa lang ng madaling araw. Siyempre, dahil kasama ka sa bahay, kailangan mo na lang gumising dahil magtitimpla ka ng kape at magluluto ng almusal. Kasi alas 6 pa lang, nasa College of Education na yon. Yung Sabado at Linggo na gusto kong umuwi sa bahay dahil namimiss ko rin sila, hindi ako makauwi. Kasi nga, unang-una may trabaho ko sa EDUC at sa boss ko. Kasi sa boss ko, kailangan kong maglaban ng damit niya, mamalansya ng damit niya, mamalengke, at pumunta ng College of Education para magtilig ng halaman para pagdating niya, makita niya okay na yung lahat. Siyempre, lahat ng yon alam ko naman, part ng trabaho ko, pero minsan, nakakaramdam din ako ng pagod at lungkot. Pero nalampasan ko ng lahat ng yon. Kaya minsan, dahil sa kalungkutan, nagtatanong din ako sa Diyos kung bakit dapat danasin ko ng lahat na to samantalang ibang kaibigan ko, tuwing Sabado, umuwi na lang sila sa kanila. Pero sa mga pagkakataon na yon, laging may pinadadala yung Diyos sa akin para sagutin yung mga tanong ko sa buhay at para tumulong na rin para sa mga pagsubok na binibigay niya sa akin. Kaya nung makatapos ako ng pag-aaral sa College of Education, naramdaman ko yung biyayang pinagkaloob niya sa akin. Una, nagkatrabaho agad ako, Administrative 8. Pinalad na matanggap akong guro sa Selection Laboratory High School sa Pinili, San Jose City. At dahil doon, naramdaman ko unti-unti nagbago na yung buhay namin. Kahit papano nakakatulong na ako sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa pamangkin ko. Kaya nga yung pangarap namin magkaroon ng TV dati, nakabili na rin ako. Tsaka yung pangarap ni tatay na magkaroon ng tricycle, eh, nabilan ko na rin. Kaya hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam kasi unti-unti yung mga pangarap nila, eh, natutupad ko na. Tapos, nung minsan, sabi nga, isang pagsubok na naman yung dumating, pinag-iba yung bahay namin sa Limba. Yun. Kaya nakabili naman na ako ng lupa sa Pinili, San Jose City. Kaya napagpatayo ko na sila ng bahay doon. Unti-unti, syempre, parang sumasaya na rin kami doon dahil kumpleto na kami. Pero sabi ko nga,
nung nakita ko yung pamilya ko kahit pa paano, nagagaan naman sa buhay. Sabi ko, siguro kahit anong problema ngayon yung darating, at ano pang darating kakayanin ko na dahil nandiyan yung pamilya ko. At sa mga panahon na yon, nagumpasin na rin akong sumali sa pamilya community na kung saan naturuan ako na kung paano maging positibo sa buhay at mas lumalim yung pananampalataya sa Diyos at kung paano maging blessing sa ibang tao at makatulong sa iba. Mas na-appreciate ko yung maliliit na bagay na mayroon ako ngayon. Mas nabibilang ko yung blessings ko na dumarating kaysa sa mga problema na binibigay sa akin o mga pagsubok na binibigay sa akin ni God. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante ko sa University Science High School, maswerte sila dahil napaka-supportive ng mga magulang nila at hindi na nila kailangan magtrabaho para lang makapag-aaral. Kaya nga, minsan may bumabalik ng mga estudyante, nagpapasalamat hindi lang dahil sa asignaturang tinuro ko, dahil kundi sa mga aral daw na natutunan nila sa buhay. Sa ngayon po, 4 na taon na akong permanente sa trabaho sa CLSU Science High School dahil graduate na rin po ako ng master's degree ko sa CLSU. 2 taon na rin po akong kasal kay Jorian Amitis sa Pargenos Ramos Antalan, na guro din po sa Constancio Padilla National High School. At binayaan na rin po kami ng isang anak na lalaki na si Aking Jari na napakabait po at napakabipo. Ako po si Alan Fernandez Andalan. Naniniwala po ako sa sinabi ni Nick Vujicic na in life, we have only 2 options. And that is to become a better or a better person. At alam po sa tulong po ng Diyos at sa paggabay niya, mas pinili ko po yung pangalawa. Maraming salamat po.